Hello mga Ka-Ambers Love! Kamusta po kayo? Ngayon, mag-share naman po ako ng panibago new business ideas o business tip na pwede po natin pagkakitaan kahit po tayo ay nasa bahay po lamang. But before that, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para po ma-update po ay palagi sa mga bago new business ideas na aking i-upload. Ayan guys, mag-umpisa na po tayo. Meron po akong panibagong ideas na i-share sa inyo. Ito po ang pag-re-repack. O pwede natin sabihin na patingi-tinging items. Ito po ang mga putputin. Yung iba po sa inyo, meron na pong ideas kung ano po yung sinasabi kong putputin. Ito po yung mga kasalubong katulad ng mani, ng cornic, ng beans, ng mga candies. Ayan guys, yan po ay pwede po natin pagkakitaan. Mababa lang po ang puhunan na pwede po natin ilabas dito. Sa video po ito, tuturo ko po sa inyo kung paano. Kaya po panoorin po natin hanggang dulo. Yan, ito po guys ang example po ng aking nabiling mga putputin. Meron po akong 5 product po para umpisahan sa mababa lamang po na puhunan na 1,200 plus. So, ano nga ba yung mga kutkutin? Ito po yung sample ng sampalok. Ito po ay nasa 1 kilo. Ang price po nito ay, meron po tayong resibo niyan. Ayan po, 1 kilo po nito ay nasa 75. Ito po naman ang mani na skinless. Tawag po nito ay mani na skinless. Nasa 1 kilo din po ito. Ang price po nito ay 110. Sunod po natin ang cheese pack. Ito po, kalahating kilo lang po ito eh. So, bibili po tayo ng 1 kilo. So, 110 din po. Dalawa na po yan. Ito po, yan. Kalahating kilo lang po ito. So, bali 1 kilo po. 110. So, papatak po siya na 55 ang isa. Next naman po natin ang adobong mani. Yan, marami pong magkakagusto nito. Marami pong type po yung gantong klaseng mani. Ito po ang adobo. Nasa 110 din po ang presyo nito. And guys, sa mga items na to, pwede na po tayong magsimula ng patingi-tingi. So, syempre, pagkakabili po nito, dapat meron din po tayong lagayan. Magre-repack na po kasi tayo. So, para po sa akin, ang nabili ko po muna is ganito. Ayan. 100 pieces na po yan mga Ambers Love, maliit lang po siya, nasa 150 ml po. So, ang isang ganito po ay pumapatak na 660 pesos po siya. So, parang 650 o 660 ang isang peraso. So, yan guys, magre-repack na po tayo. At sa mga nag-start pa lang po, katulad ko, pwede po nating lagyan ng label ito sa pamamagitan ng sticker. Kung pwede po tayong gumawa, pwede rin po tayong bumili. Pero advice ko po sa inyo, katulad ko pa nagsisimula, huwag na po muna tayong magpagawa ng label kasi mahal pa po ang label. So, meron po siya Shopee na pwede po natin pagbilan. Ito po, pakita ko po sa inyo yung, yan, yung seller. So, bumili rin po ako, ayan o, tulad po nito. Yan, may nakalagay na po dito na sticker, label, na nakalagay, thank you. Ayan, pwede po natin yan bilhin doon. 50 pesos po ang isa. Yan, so parang 100 stickers po ata nito. Marami po siyang design na pwede natin idikit dito. So, ayan. Ayan po. Ayan naman, nakalagay din siyang thank you. So, di ba, parang mas makakatipid ka rin kapag gaganto na lang mo nang binili mong sticker pag nag-umpisa ka pa lang. So, ayan guys. So, papakita ko rin po sa inyo kung paano po ang repacking nito, kung paano po tayo kumatayo kikita, at paano natin siyang pwedeng ibenta. And guys, isimulan po na po kung paano po mag-repack. Since po, pagkain po ang ating hawakan, pagkain din po ang ating dinda, huwag po natin kalimutan, paalala po, maghugas po muna ng kamay bago tayo gumawa po ng ganito. And huwag rin po natin kalimutan mag-mask para po maiwasan po natin yung pag-hatching, pagbahing, kasi magre-repack po tayo ng pagkain. And guys, ito po una kong pinipisahan pag-repack, ang 1 kilong adobong mani. Pus lang po natin sa isang lagayan.
Then, simulan na po natin siyang i-repack. Ito po yung sinasabi ko sa inyong bottle, plastic bottle, na pwede po natin paglagyan ng ating adobong mani. So, ito po ay nasa 100 pesos. And guys, subukan natin na gawing apat. Oh, apat na may repack natin. Susali na natin siya. And guys, kayo na po bahala guys sa bumili ng paglalagyan nyo po na ganitong plastic. Nasa inyo po yan kung paano nyo po imamanage, yung paano nyo po diskarte, gana po kataas. Kasi may mga available po na mga bottle, plastic bottle na may mas malaki po dito, konting liit. Kasi nasa extra small, small, medium, then large hanggang matangas na po siya. So, ito pong gantong klaseng bottle. 150 ml po siya. So, meron din po siyang takip na isisil, madaling isil siya kasi yan, ilock mo lang siya na ganyan, tapos tutunog na po siya. Yan. Yan po. Ganyan na po siya. Yan. Maganda po kasi itong klase na to dahil sealed po siya and yung freshness po ng mani, crisp po. Yan. Hindi po siya madaling matapon. Then, lagyan na po natin siya ng label. So, tingin ko po is makakaapat tayo ng ganito. Baka hindi lang po apat, siguro lima po magagawa natin. So, pwede po natin siya ibenta ng 35, isa, or 3, 100. So, bawing-bawing na po tayo sa puhunan. Lagyan lang po natin ng sticker. Katulad po nito, sinasabi kong sticker. Yan, sample, sticker natin. Ayan po yung sticker. Lalagyan na natin yung sticker. May nakalagay po sa sticker na thank you for supporting my small business. So, diba? Ayan. Maganda po siyang tignan. Maganda pong marketing strategy po natin ito. Ayan. O, diba guys? Ang ganda. So, ayan. 150 ml po ito guys. Alam nyo guys, maganda rin po itong bonding kung magre-repack. Kasama po natin yung ating husband. Kung wala pong siyang trabaho, kayo po wala rin pong trabaho, pwede po tayo magsimula sa ganito po maliit po na puhunan. Kasama po natin yung anak natin. Madali lang po siyang gawin. And guys, pwede po natin siyang bilhin. Ito po mga repack na to. Ito po itong mga pack na to sa Divisoria. Kung kayo po ay napapasyal sa Divisoria, marami po tayong nakikita doon, along lang po sa may gilid ng Divisoria Mall, mga nakaripak na din po. Mas maganda po kung bibili po tayo doon po mismo sa kanilang bodega. Ayan guys, share ko po sa inyo kung saan po yung bodega ang sinasabi ko. Usually kasi, pag bumukod na tayo ng Divisoria, nakikita natin doon mga ganito na po na nakaripak. Kung mapapansin nyo po, may mga, ito papakita ko sa inyo. Ayan, yan po mga nakaripak na po yan. Kung tayo po magsisimula, kung gusto po natin magsimula ng negosyo, pwede naman po tayong dumumili. Pero mas maganda po kung tayo po ay magda-direct mismo sa kanilang bodega. Turo ko po sa inyo kung saan po yung bodega ang aking sinasabi. Yan, pagdating niyo po ng Divisoria, hanapin niyo po ang Asuncion Street, Binondo. Nandoon po lahat ang bilihan ng ganitong mga products. Ang pangalan po ng store nila ay, ito po, Lucky J. Yan po. Meron din po silang FB account. Nakikita nyo po yung mga items nila doon. Yan po. Yan po ang Lucky J. Ang next, ang bilihan naman po ng mga gantong battle ay along Asuncion Street din po ang Duel. Yan po, nakalagay. Yan po ang Duel. Yan po. Yan po lahat ng klaseng bilihan ng mga plastic. Katulad po ng mga gantong container. So, iba't ibang klase ito po. Ito po kasi, itong nabili ko is color white. Ito po kasi yung gusto ko. Pero meron din po siyang color blue, color red. Marami po. Meron din po siyang bottle na mas malaki, mas mataas. So, katulad kong sinabi ko, doon lang po kayo pwedeng bumili ng mura. Sa may gilid po kasi ng Divisoria, may nabibili din po doon pero medyo mahal na po. So, maganda po mag-direct na po kayo doon. Then, bili po kayo ng by hundreds or by 50s. Kasi mas makakamura po talaga kayo.
kung sa labas po is nasa 10 pesos po ang isa, sa kanila po ay 6. Siyempre, sayang naman po yung 4 pesos na ating idadagdag para po sa ating kita. So, makakadagdag pa rin po kahit paano pambili po ng bigas at tula. And guys, nakagawa ako ng 8 mani na nasa lagayan. So, ang isang kilo po mani ay nasa 100 pesos. So, ito po lagay ko po. Yan. 100 pesos. Then, ang ating bote ay 660. So, dinivide ko po ang 100 na isang kilo sa 8 boteng nagawa ko. So, pumapatak po siya ng 1250 po plus yung 60 na dapat na bote na i-add po natin. So, ganyan po dapat ang total niya. Yung 1250 po, yan po ay nanggaling sa 100 kasi isang kilo po ito, 100. Then, 660 po yung kasi yung battle. So, ganun po dapat ang pag-add natin. 12.50 plus 660 sa battle po tsaka dun sa mani is 19.1. Pero, ginawa ko na po siyang 20 pesos. So, papatak po ang ating puhunan ay 20 pesos po lamang sa ganitong kagandang paninda. Ayan po. 20 pesos po lamang yan. Pero, syempre, ibibenta po natin to ng 35 or 30 pesos para po meron tayong 10 pesos or 15 pesos kada isang bote. Sa iba po, ang bentahan po nito ay 50 pesos. Pero po sa atin ay 35 or 30 po lamang. Diba guys? Medyo malaki na po ang ating kita sa pagtitinda namang po ng repack na mani. Ayan guys. Sana po meron po kayong tutunan sa aking munting business sa ating initiate. Ako po ay nag-uumpisa din po lamang. Susubukan ko din po ito para po ako ay kumita din ng extra. Kayo din po sana, magsimula na din po tayo kasama ko. Tayo po ay makapagsimula na rin po sa mababa po na puhunan. Yan guys, mapakita ko sa inyo maya-maya lahat po ng aking mga nagawang items. Sana po meron po kayong tutunan sa aking product. And again, huwag niyo po kalimutan i-click ang notification bell. And mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Michelle Amber Antonio, Amber's Lab, para po ma-update po kayo sa mga bagong new business ideas na aking i-upload. Maraming salamat po guys!